What's up mga ka-rep? So, welcome back sa aking YouTube video. So, masyado tayong matagal. Walang upload. Kaya ngayon, mag-upload tayo. So, hindi muna tayo magbabike check. Kasi, may pasok. So, kasama ko ngayon si Mrs. Ayan o. Ito nyo naman. Yan ang aking Mrs. So, bibili kami, mga ka-rep, ng electric e-bike. So, napakamahal ng gasolina ngayon. Kaya, kailangan magtipid. So, naganap ako ng malapit. So, nakakita ako dito sa Bukawi, Bulacan, kay Reyes Bike dito sa Garcia Street, Taal, Bukawi, Bulacan. So, isa sa napakagandang e-bike at napakamura nang nakita ko dito. So, ano pa hinihintay natin mga ka-rep? Tara, tingnan natin kung ano ba mga features nito, specification, and syempre, yung price. Mamaya sasabihin natin after ng ating pag-check nitong e-bike. So, tara. So, mga ka-rep, ito yung ating e-bike check ngayon. So, hindi tayo magbabike check. E-bike check. Ayan. So, ang brand nito mga ka-erp is Awangma. Ma'am, Awangma to, ano? Awangma. Ayan. Awangma Fashion and Super. So, ito yung bibili namin mga ka-erp, yung kulay red. Pero ipapakita pa rin namin sa inyo, meron silang available na blue. So, dito muna tayo syempre sa ating bibilin. Ang price nito mga ka-erp is 13,000 dito sa Reyes Bike. Ayan. At ito is 12,500 pesos dito sa Reyes Bike. So, yung specification nito mga ka-erp, tingnan natin, 48 volts. Ayan, dito nakatago ang baterya. 12 amperes. Tapos yung motor niya mga ka-erp is 350 watts. Ayan, nakikita natin na ito yung pinaka motor niya. Yan. Tapos yung gulong niya mga ka-erp is size 14 by 2.15. Nakikita natin na tubeless. Tubeless to mga ka-erp. So, safe na safe tayo dyan. Yan. And bakal. Ito bakal to. Kung ako nagkakamali mga ka-erp. Yan. Ito yung kanyang suspension niyo. Tingnan niyo naman. Siyempre, meron siyang kasamang basket. Kung makikita niyo mga ka-erp, merong pedal. So, ang kagandahan nitong e-bike na to, meron siyang pedal just in case na malobatang ka. So, nandito nakatago yung baterya na 48 volts. Tapos, syempre, may kasama yan na charger. So, ito yung charger niya. 48 volts, 12 amperes. Ayan. So, syempre, may fan. May initan yan. Kita nyo. So, hindi ko na ilalabas. Tapos, ito, meron tayong basket. Lalagyan na ng candy. Ayan, listahan ng utang, etc. Ayan. Tapos, syempre, meron tong dalawang upuan para sa driver and then sa angkas. So, safe yung angkas dito. Kasi ang iangkas namin dito, yung anak ko na 7 years old. So, may sandalan siya. So, na-safe na safe yun. Syempre, meron tapakan para sa angkas. Ayan, no? Diba? Tapos, mga ka-erp, dito may makikita kayo. Charging port. Ito, ayan. Pasa tayo ilaw. Ito, ayan. Charging port yan. So, may cover siya. Safe na safe siya. Oh. Diba? Tapos, pwedeng tap, itaas yung upuan. Kasi clamp lang din yan. Seat post to ng ano, upuan mga ka-erp. Pwede mo, palagi ko pwede mo itong palitan ng aluminum or alloy na seat post. Tapos, ang ganda ng upuan niya kung makikita niyo mga ka-erp. May spring siya. Yan. So, ang lambot nito pag naupan mo. Tapos, dito tayo mga ka-erp. Ito yung pinaka panel niya. So may battery indicator tayo, 4 bars ang so full, naka full charge to mga ka-erp. Yan. Tapos syempre ito yung susian, may kasamang dalawang susi, ito mga ka-erp. Ito yung dalawang susi, syempre may spare. Ito ay yung susi, mga ka-erp, papakita ko sa inyo. Ito yung isa pang magandang features. Susi yan dito. Ito. So ito pang lock. Yan. So, nakalock na. Ayun, oh, natinig niya mga ka-erp. So, hindi aandar yung gulong. So, yun yung pangatlong susi. So, i-unlock natin. Yan. So, ayun. Kita niya mga ka-erp. So, ang ganda ng features na to. Lock ulit natin. May makadidinig kayo. Ayun, oh. Yun yung pinakalock. Tanggalin natin. Yan. Tapos may ilaw. Ito mga ka-erp, hindi ito sensor. Ilaw lang to pag gabi para makita mo yung pinaka-lock nung drum brake. Lock ng drum brake yan eh. Ito.
Tapos yung isa, dalawa to. Ito totoo mga kuwet. Dalawa pala yung susi sa drum brake. Ito, magkaiba lang siya ng holder. Yung isa di ilaw, yung isa ordinary lang itong handle. Tapos itong dalawa, syempre dito sa on-off switch. Yan. Diba? Panalong, ganda. Yun oh. Tapos ito mga kuwet, papakita ko sa inyo kung paano ang alarm. Ang alarm niya, kailangan may madinig kayong 2 beep. Yan, buksan mo. Yun, so naka-alarm na yun. Ayan, diba nakita nyo? Yun. Ayun, oh. Okay, tapos para mawala yung alarm, syempre on mo ulit. Yan, tapos off. Pag isa lang yung nadinig yung tunog, hindi siya naka-alarm. Ayan, kita nyo mga kaipo. Wala siyang alarm. So dapat 2 beep. Ayan, wala. Yun, so naka-alarm siya. Yan. So, ang galing ano. Isa lang. So, wala. Yan. Tapos, syempre, meron tayo ditong 3 speed. Kung gusto mo ng mabilis. Ayan. 1, 2, 3. So, 3 speed. At syempre, ito yung throttle. Syempre, meron tayong brake. Ayan. Then, sa kabila, may brake din. Tapos, ito yung headlight. Turning light. Signal light. Tingnan natin kung nasa ng signal light nito. Ayan, asa ng signal light? Ah, walang signal light. Ayun, maliit. Ito. Ayan. Tingnan natin yung isa. Ayun. Headlight. Ayan. Nakita niyo headlight mga kerp? Ayan. Ito yung signal. Sa likod. Ayan ang sa likod. Signal light natin sa likod. Ayan. Tapos mga kerp, tingnan natin kung may brake. May brake light. Ayan. Wala siyang brake light. Ayan. Signal light lang to mga kerp. Tapos ito, pwede kayo maglagay ng plate. Yung plate na pang design ninyo. Siyempre may tapalodo yan. Ayan o, ganda. So, ito mga kerp, kung magtatanong kayo, naitanong ko din kanina to. Dalawa yung cable. So, ito yung sensor. So, pag habang umaandar yan, yun na, makikita nyo umaandar yung gulong. Pag pinindot mo yung brake, hihinto yan. Ayan, kahit nakapiga ka sa throttle. Ayan o. Ito niya, umikot. Tapos, ayan. So, ang ganda. Tingnan natin, mga kerp. Ito, pedal. Pag nalobat. Tapos, ordinary sprocket ng bike. Yung gamit niya. Ito. So, pwede mo siyang palitan just in case na masira. Center stand, nasa likuran. Tapos, meron siyang siyempre na side stand. So, kung gusto mo ng side stand lang. So, kung saglitan ka lang. So, yung side stand lang yung gagamitin. Yun, no? Then, siyempre, again, mga ka-erp, naka-drum brake sa likod. And drum brake din sa harap. Ayan, no? Nakikita nyo? Naka-drum brake. So, ang ganda nito, mga ka-erp. Ayan, siyempre, may basket. Pag magtitinda ka ng or mamimili ka sa palengke. Pwede ka rin maglako, magtinda. Ayan. So, parehas lang ito mga kerp. 13,000. Then, ito is 12,500. So, marami pa sila mga kerp. Ayan. Ito. So, meron din silang mga bikes na tinitinda. Ayan. At meron din silang mga parts dito. And, meron din sila nakita ko din dito mga kerp na enduro. Ayan o. So, kung gusto nyo mag-avail nung e-bike na to. So, Reyes Bike. So, ilalagay ko sa description yung mga kerp, yung kanilang contact number, Facebook link, Google Map, syempre yung address para sa mga gustong bumili. Kagaya ko na medyo malayo sa Manila. Ayan. So, dito na lang kayo. Madali pa. Accessible. May available na parts. Merong available na mekaniko. So, Reyes Bike. So, hanggang dito na lang mga kerp. Road to 15,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita kids. Bye-bye.